magpapahamak tayo. Di lahat na masarap sa feelings, tama. Sabi-sabi sa katabi, huy. Di lahat na masarap sa feelings, correct. Okay? Kaya maraming mga tao, ganyan ang expression ng mukha. Yung tipo na lungkot na lungkot. May isang, di ba may sinabi isa yung spokesperson, spoken word artist, si Brian, di ba yun? Di lahat ng nasaktan, tama ang pinaglaban. Oh! Ano ibig sabihin nun? Di lahat ng nasaktan, bunga ng kabutihan. Yung iba pinahamak na kanilang nararamdaman. Okay? Kaya ano status ng love life nyo? Move on, let go, hold on. Kaya ito, princess, ito, ano status ng love life? Cancel. Sabi. Maraming mga tao, ganyan, no? Mamimili ka na. Ano ba? Bumulong ba ako? Ako ba mamilihan ko? O, pagpatuloy natin to. Laban kong laban. Kaya sabi nila, meron daw cycle ng pag-ibig. Ito, nakikita nyo na to. Yan. Stranger. Friend. Best friend. Lovers. Boyfriend. Heartbreak. Stranger again. The cycle of love. Sana hindi na kayo umabot ulit sa stranger again. Sana forever na yun. No? Love cycle. Ano kaya Rana? May opinion ka ba dito? Hindi, stranger yung camera. Okay. At sinasabi natin, batayan ng puso. Bakit? May ganito mga babae. Dalaga ng malasing, buntis ng malasing. Mga babae, ingat-ingat ha. Sinasabi ko lagi sa Love Seminar. Hindi lang kayo dapat mapagmahal. Ang sabi ko, matalino rin dapat kayo. Kasi nagtatalo minsan yun. Pag in love kayo, usually, nagsasarado utak. Bakit? Physiologically, yung prefrontal cortex natin na responsable sa pagdidesisyon ng tama, na ano yan, nalulunod ng serotonin. Yung serotonin ay yung feel-good hormones. Na-hijack. Kaya tingnan nyo, pag masyadong emotional ng tao, hindi nakapag-isip ng tama. Sabi ng kaibigan mong pastor, si Pastor Julius, noong kinilig, hindi na nakinig. Bakit? Kasi nga ganun talaga daw minsan. Eh, bantayan nyo sarili nyo, ha? Kahit kinikinig, dapat nakikinig. Kasi bakit? May meron naman mga kapaglaro. Yung pinaglaroan mo siya, pero sa huli, ikaw ang nasaktan. May mga mapaglaro, mga lalaki naman to. Ang unang suwisyon sa akin ng aking nanay, lagi kami kinakausap pag kami, alam niyo na, nakakatala siya, huwag kayo magpapaiyak ng babae. Mga lalaki ha, huwag magpapaiyak na babae at lalaki, pareho. Para sasabihin niyo naman na babae lang ating kinasaktan. Okay, kaya ang tawag dyan, pag mag-ganyan mga salitaan, ang tawag dyan, posohan na yan. Okay, posohan na yan ha. So, bumbangin ng salita ng Diyos, kasi kapag hindi na puno ng salita ng Diyos sa utak, yun ang problema. Okay? At teka lang, kung hindi ito yung aking presentation. At ito yung pakopya mo, hindi updated yan tayo. Pakulay sa file ko. Anyway, bago ako magsimula, yung file ko dyan pakopya. Hindi yan updated yan. Anong masasabi nyo sa topic natin? Naranasan nyo ba maging marupok? Swati yun, malakas ng ngiti ha. Swati Mary. Mike! Salitan. Pag-usapan mo. Buna, may masyarakat.
ano sa ating mga KuyaTalks. Kung baga, siguro, may kaibigan siya ako. Yun. Siguro, ano, kung baga... Hindi talaga ano, kumbaga, mas parang, mas naisip ako yung ano na yan, yung isa sa topic niya. Kasi, kumbaga, yung kaibigan ko na yan, siguro nagdaan din din siya dun sa isang pagkakataon na masyadong hindi ano siya, na-touch yung feeling sa isang tao. So, okay, yung unang topic natin would be, ito yung intro, the nature and character of our hearts. Ano bang gagawin natin dito? Ang susunod na mga teaching ay tungkol sa karanasan ng iba-ibang Bible characters. Kung paano sila naging marupok at paano bumawi, paano sila inayos nila. Sa Bible, natin sa narinig kami na lumas sa heart, puso. Pero ang tunay na kahulugan ng heart when you read the word heart in the Bible is this. Our heart is the seat. Ang sabing seat, upuan, sentro of our inner desires, intellect, emotion, and will. So ang heart na yung tunay sa Bible, I will give you the evidence mamaya, ay tungkol sa ating pagkatao. So when you talk of the heart in the Bible, you talk of your entirety, intellect, emotion, and will. So, sa Old Testament, yung word, may kasi na, naging alem. Sa NT, kardia. So, isa lang ibig sabihin na sa Old Testament sa Old Testament. Very widely for the feelings, the will, and even the intellect. Kaya pag sinabi mo heart, hindi lang damdamin. It involves your mind, your head, your heart, and your hand. So kaya sabi ng Bible, di ba? Knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? That's thinking. Makapag-isip ba puso? No. Ginamit yan bilang pagsasalarawan na ang puso ay ang ating pag-isip. Kaya sa Bible, may isa doon dati na karakter. Si Simon the Sorcerer. May basa ka? May pinili mo tayo. At isa yung regular. Acts chapter 8, verse 21 to 22. You have no part of share in this ministry because your heart is not right before God. Repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps He will forgive you for having such a thought in your heart. Okay, yung utak natin, hindi lang dito. Hindi mo hindi. Pero ano siya sabi dito? Ang puso o puso involved your thinking. Another thing. Basa. 1 Samuel chapter 2 verse 1. Then Hannah prayed and said, my heart rejoices in the Lord. In the Lord my heart is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. So hindi na nag-iisip ang puso. Nag-rejoice. So that involves feelings. Next. Matthew 18 and Acts 11. Matthew 18, chapter 18, verse 35. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Acts chapter 11, verse 23. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. So that involves your decision. Win. Kasi from your heart, you would forgive. From your heart, you would feel. From your heart, you would think. So, maybe mo kayo ng halimbawa kung ano ang dynamics ng puso. Gawin ko yan. Cognition, affection, volition. So, pagdilihan nila. At maraming araw yan. Kasi, yung isa nakaka-apekto sa dalawa. Yung pag-iisip, nakaka-apekto sa kilos mo. Nakaka-apekto sa nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo, nakaka-apekto sa pag-iisip mo, pati sa pag-i-decision mo. So, ano yung sinasabi dito? When you talk of the heart, sabi ni Lord, basically, yung buo mong pagkatao. Kaya sabi ni Lord, love the Lord with all your heart. Yeah? All your soul, mind, and strength. So heart would symbolize simply ng basic. And the rest would just be facets of the heart. Kaya niya? So ano yung sabihin na, the condition of your heart determines the course of your life. Kung ano ang condition ng puso ng pagkatao, yun ang magiging direksyon ng buhay. Kaya tingnan nyo, minsan diba, pag heartbroken ka, yan ang iyong status. You say you're okay, pero you're really not okay. Broken.
ito pa, mga emo na mga bata, teen eaters after me. I love to eat you. Can't eat without you. Di ba, totoo naman yan? We have to understand na kapag ang iyong puso ay broken, tatawa si Princess, ah, naranasan mo yan. Pahabas. Okay? Okay? So, sa maraming kabataan, nag-ganyan, no? Mga slasher. Isa ang sabi ka nito last time, di ba? Ito naman ko lagi ito sa Lapid Seminar. Dinisplay pa niya sa Facebook. Ang dami niyang lasnas. Sabi ko, di ba tuloy dito? Kuya naman, masakit ko. So, sabihin, napapansin mo. You cannot deny it. Kung ano yung condition ng puso mo, yun ang magiging reaction mo. Kaya sabi ng Bible, as a water reflects the base, so one's life reflects the heart. Kaya sabihin nun, kung ano ang condition ng puso mo, yun ang pagkatao mo. Kung ano nakikita ng tao sa iyo, kasi yun ka. Kung masayahin ka, yun masayahin ka. Tandaan ha, kung ano ang puso mo, yun ang magre-reflect sa buhay. Look up with God, for where your treasure is, there your heart will be. Ano ba gusto niyo sa buhay? Sige na. Ate Erika, anong gusto mo sa buhay? Kumain ng kunain. So panagay ko sa utak mo, lagi na nga lagay dyan yung mga some youth. Some youth. So, animator ka, hindi lang yan drawing, di ba? Mga CGI, di ba? Computer graphics. So, ano ginagawa mo ngayon kung gusto mo maging animator? Nag-drawing ka ba? So, nag-drawing ka, di ba? So, yung sabihin, kung nasa mga puso mo, yun ang ginagawa mo ngayon. Ikaw, Ate Princess, ano gusto mo mangyari sa buhay? Teacher. So, ano ginagawa mo ngayon? Nag-aaral ka ba ng mabuti? Good. Kasi yung teacher, bago maging teacher, dapat nag-aaral na mabuti. Okay? Ayan. Ecclesiastes 10:2. The heart of the wise inclines to the right, but the heart of the fool to the left. So, ibig sabihin niya, kung gusto niyo maayos ang buhay niyo, ilalagay niyo siya sa tamang lugar. So again ha, ang puso, yung pagkatao nyo, ilalagay sa tamo, lugar. Next, ito pa yun, pinatotohanan ng buhay. Ang unregenerated heart, hindi born again. Hindi nakakilala kay Lord, walang relasyon kay Lord, ay sinful, deceitful. Pakasalana at papandinda. Sa atin may kita yan, basa. Jeremiah chapter 17 verse 9-10. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. Check yan, ha? The heart is deceitful above all things. Kaya sabi ko nila, hindi lahat ang masarap sa feelings tama. Hindi lahat ang inaakala ng tama ay tama. At ito matindi. Alam ni Lord ang laman ng puso. Ang mahigit ng tao, perhaps, behavior mo, ginagawa mo, pero yung motives mo, alam nyo. Kaya kahit matagal na kayo sa isang bagay ginagawa nyo, kung hindi mo gusto ginagawa nyo, parang yung ibang tao nabibis mo. Pero si Lord, alam, na may hangganan na. Lagi ko siya sabi, may expiration date ang pagpapanggap. Tandaan nyo yan, ha? Kaya kayo, makakala nyo kayo, pero hindi kayo, huwag kayo mapanggap. Kaya sabi ng pag-asa, walang kayo. All debtors. Kaya nga, huwag kayong mag-assume. Alam ng mga babae, huwag kayong mag-assume na kayo kung wala siya sinasabing kayo. Mga lalaki ganun din. Papakasyon mga lalaki minsan. Hindi
hindi tumuro mabait ang babae sa inyo, may gusto sa inyo. Diba? Tama ba, di agad? Meron ba po ba? Kaya ito, pag sinabi natin mapanlin lang at deceitful, basa. May kwento sa Bible, yung panahon ni Noah. Basa, patilipod. Genesis chapter 6 verses 5 to 6. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. The Lord was grieved that he had made one man on the earth, and his heart was filled with grief. Alam niyo, isa ito sa pinakamalungkot na verse sa Bible. Kasi sabi dyan, lahat ng ginagawa ng tao panay kasama, kaya kailangan lipunin. Ang sabi dyan, pinagsisihan ng Lord, ang nilipan niya. I don't know, no? Para sa inyo, ang Diyos magsisi ang ginawa ko. Isa lang dahilan doon, kasi sobrang sama ko. Kaya sa justice ng Lord, hindi pwede magpatuloy ang kasama, kaya may parusa. At ang kabayaran ng kasalanan, kamata. Take note yan. Kapag nagpapatuloy tayo sa kasalanan, may parusa. Lahat ng kasalanan, kailangan pigilan kasi mga tayo. At ito pa, there is not a righteous man on earth. That's what is right with righteousness. Ang sabi sa Romans 3:20, di ba? All fell short of the glory of God. Kahit gaano ka pakabait, kahit gaano ka pakabuti sa mata ng tao, pero walang righteous na tao na hindi napasa. Pwede sabihin niya, hindi po mo righteous ka sa Diyos, hindi ka na napasa. Kasi ang tamang pananaw dyan, si Lord lang ang tama lagi, si Lord lang ang righteous. Tayo, kaya tayo naging righteous kasi nung tinanggap po si Jesus, sa iyo nagsabi sa kanyang Papa, Father, Lord, binayaran ko na ito. Father, binayaran ko na ito. So, kaya tayo naging righteous. He who has no sin, became sin for us so that we will become the righteousness of God. Sabi ko po sa nakalapit. Okay. Okay, next na. Ito pa, matindi. Titigan niyo. Our speech reveals the condition of our heart. Alam nyo, isang dahilan kung bakit sinasabi ko lagi, huwag kayong magmura. Kasi, matagumura kayo, masalo kayo nakikilala. Ano ba yan? Kapag ang tao mabait, hindi siya magmura. At ang tao masama, kahit sabihin mo magmura, mapapamura siya. Sa natin makikita yan, Matthew 12, basa. Matthew 12, chapter 12, verse 33 to 35. Take a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Brood of vipers. How can you who are evil say vipers? That it is good? Vipers, For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Sign him out there. For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Hindi niyo mapipigilan yung paggalit, galit. Kung ano naman ang puso ay nalalabas sa bunga ng halim. Kunyari, napapanggap kayo mabait. Bigla kayo nakakita ng nalang, Aray! Shhh! Ay, tayo! But, ang kita niya, sa kaya, Luke chapter 6. Dulit siya, for out of the overflow of his heart, his mouth speaks. So, sinasabi ko dito, makikilala kung sino kayo kung paano kayo masabi. Alam niyo, minsan yung mga napapanggap na maangas, pero hindi talaga maangas, para lang mabukong maangas. Napapamura kita. Ako minsan, experience ko na ito. Kasi si Kuya Ronald, itong first year high school, naging sergeant at arms ako. Ha? Diba yun yung mga ano, noisy. Peacekeeper, no? Huh? Gusto ko magmaangas. Diba, diba? Pag nagmumura ka doon, maangas ka, diba? Diba ako nagmura ka, puto ko tsinta kayo. Hindi naman yung lulit eh. Wala epekto eh. Kasi kailangan din ako mabait. Kasi kailangan ako nagmura.
Ganun dapat. Pag nagmura kayo, hindi dapat convincing na kayo makakasama. Alam mo dumating kayo sa punto ng pagiging Kristiyano nyo, na kahit kumuha kayo ng masama, mas pag hindi wala ng tao, hindi kasama na ginawa ninyo kasi hindi kayo kinari, si Sir Alkeo, kaya naman si Arvin, ganun ganun. Ang nasabihin ng tao, hindi naman. Kasi mas kilala kayo mabuti kaysa kasama. Kaya nakikilala ang tao, again, crap. So, watch your words. Kasi kung ano yung sinasabi nyo, baka, ganun. Ito, isa pa niya din na, Ati Jilga, asa? Matthew 15, chapter 17 to 19. Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of the mouth come from the heart, and this makes a man unclean. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Okay, ang context nito kasi may mga pinagkabawal ng mga pagsero. Magkakainin to, magkakainin niya, kasi nagkiging ano daw kayo, revive and pledge. Pero nilino ni Lord, hindi yung kinakain nyo nagpapasama sa inyo. Kasi pag kinain nyo, nagiging etas yan, diba? Ang nagpapasama sa inyo ay nanggagaling sa puso nyo. At dyan ang sinimulan niya, labi na, evil thoughts, murder, adultery, etc. Now take note nyo to. It is not what you take in. It is what that goes out from your mouth. Yun ang basihan kung masasabi mo masama ka. Kaya ang sabi niya, yan, 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 sa'yo, sa'yo. Sa'yo ang pasok ng kapra, sabi niya. Basa. Matthew chapter 23, verse 25 to 26. Woe to you, teachers of the law and Pharisees. You? You hypocrites. You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee. First, clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. Nung panahon ng lolo-lola natin, nung magamit pa ng palayo, hindi naman yung palayo. Pati yung mga paka. Ano ko natitignan na tayo? Hindi yung lakas. Yung loob. Kayo, ano ang titignan nyo sa inyo? Hindi yung magwapo kayo, nasok kayo ng Gucci, nasok kayo ng maaling mga Under Armour, mga 20,000. Titignan nila sa inyo, puso nyo, katawin. Kaya sabi diba, ni Prophet Samuel, sabi kay Samuel, man looks out the outward appearance, but God looks into the heart. Basa. Don't follow your heart. Dahil disipul ang puso, o pandin lang, you do not always follow. Pinapangunahan niya. Right? At sabihin ng puso, umayos ka. Kailangan merong magbantay. Ano magbabantay? Utang. Na pinagod ito. Basa. Sabay-sabay tayo. Proverbs 23, verse 19. Listen, my son, and be wise, and keep your heart on the right path. Okay, makinig. Kapag merong admonition na maging maayos, lagi sinasabi ng Bible, Shema, Hebrew for listen. Deuteronomy chapter 6, listen, the Lord your God is one God. Alam niyo kung bakit? Pag hindi kayo marunong pakinig, hindi kayo maalos. Ang next punto ko yun ay tungkol sa mga reklamo ng mga anak sa kanilang magulang. At isang dahilan kung bakit sumulat dyan, ang daming anak na hindi na makikinig sa magulang. Except sa mga magulang na pasaway. So anong gusto ko sabihin? I hope yung libro na yun, ang magbubukas ng opportunity para mag-ayos-ayos yung mga anak. Hindi para sila kasakitan, kundi para makorekt. Okay? At sabi dito, basa, at hindi dito. Proverbs chapter 4, verses 20 to 23. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and help to a man's full body. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Sabi niya, listen! Again, listen! Ang sabi niya, keep them. Pag hindi nyo tinago sa puso ninyo pang sinasabi, mabubuti ng magulang ito, hindi kayo maramis.
Masabi dyan, above all else, guard your heart. Ang isang bagay na hindi mahalaga, hindi ka babatayan pa. Excuse me, may cellphone. Pasa ka ba? May cellphone na. Ang cellphone ni Ate Nokia, di ba? As absent. Alright, let's continue. Pwede bang panong? Akala lang. Pastor mo ako. Alayin mo itong mga pastor. Alayin mo bigay sa akin ito. Mahalaga sa iyo. Gano'n mo ito binabantayan? Binabigiran mo ba ito kakalikanin? Binabeya. Binabeya. Sa pinakapit bahay. Ate Mary, pero naman isang linggo na. Ibigay mo? Bakit? Kasi? Ang buwan yung punto ko, ang isang bagay na mahalaga, hindi nyo basta-basta binibigay. Ang problema sa maraming kabataan, yung puso nila, yung pagkatao nila, kung mali kami na binibigay. Kaya sinasabi ko, yung ibang kabataan, mas mabilis pang marinda kaysa pumili ng cellphone. Di ba kung pili ka ng cellphone, ano ba yung specs na? 3 gigabyte? Ha? Ano ba natin yan? Selfie camera ba yan? Yung mga 56 megabytes ang front camera? Diba gano'n kayo, diba? Kaya may ba? Hindi. Pagdating sa pag-ibig, uy, binigyan niya ako ng lala. Una, sinasagot na kita, parang gano'n ba? Binigyan na ng lala, siya ang butabal. Bakit? Kasi hindi. Bantayan yung sarili mo. Ate Jennifer, anong magsagot? Pasal. Romans chapter 12. Diba, di mo sagot? Sige, huwag masahin. Sige, Romans chapter 12 verses 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect. Ano mababantay sa puso natin? Isang utak na binago ng Diyos. Ang problema, hindi pwedeng baguhin ng Diyos yan kung hindi nakasukoy ang buhay ko sa kanya. Okay, I'll give you mga 5 minutes kung usap ko. Anong kalimitan nyo naririnig sa mundo, sa mga kaibigan nyo, na alam nyo mali na kailangan natin ayusin? 5 minutes lang. Sabi nyo katabi nyo. Sige. Then, magkakaroon tayo ng konti. Yung mga maling kaisipan sa relasyon. Next, 614 principle. Okay, next. Dalawa lang. Ito yung mata.
Alcohol. Siguro yung sabi niya kasi yung nasa paligid niya mas matanda sa kanya. Ha? Huh? So yun? Hindi pa kami tapos. Nag-uusap ko. Di ba? So yun yung matapos na? Wait, Jets. Mamaya, sige natin pero. Jets. Yung mga nakikita niyong mali yung mga attitudes, pag-iisip sa rin na siya. Nakapag-ikaw. Nasa dyante ko, napapansin ko kasi pag-iigaan sila. Kasi nangyayari sa kasi ko ang buwan yun. Ay, so... Hindi ko alam nyo, ati, ano, ati, Karyan. Yung kwentuhan, natutupo sila. Kasi that's the way they would, ano, they would open up their hearts. Hindi na ako nagtutulog. Hindi, pag open ang puso nila, mas... Balansin mo, kasi may mga competency mga subject. Ayun, so sa kanila naman, okay lang daw na mag-girlfriend, tapos mag-girlfriend pa na susunod, tapos mag-girlfriend pa ulit. Serial data. Serial, gano'n. Tapos, ayun, pagkaka-break nung isa, panibago naman, tapos pag gano'n, kapag, bawa, at nagsawa na sila dun sa ano nila, sa mga current relationship nila, magbabalik ka nung isa. Ano? Para lang pahinga lang. Okay, Ate Bea, ikaw. Sabi ko tatlo ni Mary, Ate Alec, tsaka ako. Sinabi ko po yung ano, sa same-sex relationship ko. Tapos yung kay Mary naman po, yung dating app na mga relationship. Tapos yung Ate ano po. Swipe left, swipe right. Tapos yung kay Ate Alec po, yung sabi po niya yung live-in muna daw bago ka sa. Okay. So regarding that Tinder, no? Alam niyo nakakalungkot, I just received yung info. Last year, 2017. Data, ang kaso na re-report ng HIV positive ay 31 o 32. Alam mo yung latest data? 42 cases per day na lang. But I think, we're giving more strength para mag-sex edition. Seminar. Imagine yung 42 cases per day na lang. Dahil yan, nare-reinforce ang team data yan. Kasi may pagkita pa, sex icon, kapatangan, kaya sabi niyo po sa mga taga-Tesalonica, you must learn to discipline your own body. Eh, napakahalaga ng community, napakahalaga ng spiritual community na babantay sa inyo. Okay? Thank you sa mga sumagot. Kasi bakit? Our hearts can be hardened by habitual sin. Isa yan sa quality ng puso. Nakakita na ba kayo ng kamay na may kalyo? Ito, isang kamay na punong-puno ng kalyo, bunga ng hard work. Yung mga nagigitara, madalas dito. Huwag nyo na ano yun, huwag nyo na... Kasi minsan, inangkat-kat nyo, no? Lagi inangkat-kat nyo, masakit na wala. Ayun, ano na. Tapos, kasi bahagi yan, ano yan eh? Parang achieve na achieve kayo, sabihin lagi kayo nagigitara. So ang puso natin, pag lagi nagkakasala, hindi na makakaramdam yan ng rebuke. Kaya habang kayo wala pa doon sa matigas na punto ng puso nyo, magpa-correct na kayo. Kasi yung pag naulit ang kasalanan, titigas ang puso nyo. At dumating kayo sa punto, hindi na kayo makikita. For example, ito lang, pag-usulta ng ano, di ba? Ng yung mga Spartan shoes ng mga babae. Di ba? Imagine mo. Siguro ilang minuto na si Coach, sabi ng mga ganyan. Okay, next. Pasa. Dinner. Matthew chapter 13, verse 15. For these people's heart has become callous, they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Ano sabi nila? Ang puso ng mga to, pag referring to the Pharisees, madalas, puno na ng kalyo. Kahit ano pa ang sabihin ko, hindi na sila makikinig. Kaya sabi ni Lord, di ba, pag papahayag siya ng mga kalinaga, may mata man kayo, hindi na makikita. May tenga man kayo, hindi na malulunin.
Kasi bakit? Yung pagkatao nila, grabe. Pinatigas ng kasalanan. I'll give you an example. Ito, totoo ako dito eh. Example lang ito. Ito itong batang ko. Binigay siya ng nanay niya ng ano. Gusto niya kasi ng apple. Nakabit ito yung video na ito. Pero kinakain na yung sibuyas. Talagang itong batang ito, talagang gusto nyo kainin kasi kami natin, this is an apple. Ayaw nyo kaminin sa sarili na, hindi ito apple. Kasi nagtipin ka doon, ah. Nakakaawa lang eh. Pero, nagang dire-diretso pa. Hindi na yan? Tigilin natin, nakakaawa eh. Okay. Naintindihan niyo siya sabi ng Bible? May mga tao, kahit nasasaktan na buo ng kasalanan, dere-derecho pa rin. Nakakain na rin si buwis na buo. Mahang-hang! Mahang siya! Eh dapat inaalo po lang, sinigisa mo muna yan. Kasi nakakaiyak siya mga kapatid, I tell you. Hindi lang sa mata, kundi maging sa sopagus mo. Masakit. Naintindihan niyo? Tandaan ha, habitual sinning. Hindi ko nagpapakorek. Pwede puso nyo pagkaroon ng kaya. Kaya ang Bible, sabi ni ba, Matthew 13, iba-iba uri ng puso ng tao. May puso na mabunga. Pag tinanima ng salitaan ng Diyos, mabubunga. Report. Yung pangatlo, ito yung mga napanim sa marami ng inis. Mabubunga naman. Pero hindi na kaya na yung pagsubok ng buhay. At pagdala sa persecution, okay na magsimpa. Sa marami ng simpa, di ba na magkakagwali mo. Wala, ganyan. So, yung pangalawa, talaga namang hindi tutubo kasi bakit? Hindi, ano? Hindi siya fertile kasi panay bago. Ano yan? Usually may mga issue sa buhay. Ayaw i-give up. Ayaw magpatawad. Ayaw yung mga bato sa buhay natin. And then, yung una talaga, pasok dito sa kabilang tema, labas sa kabilang tema, hindi pinansin sa families. Ang tanong, ano kayo dyan? Usually, sa aking ministry, ano yung napapansin? Ano yung palagay niyo? Of course. Huwag kumita ako dyan. Di ba na kasi sa akin yung mabubuhay? Yun ko eh. Ang batid, ang puso ninyo, ang puhunan ninyo sa ministeryo. Hindi ko makakalimutan yung panangitari yan. Dati kong pasos-pasos sabi. Sabi niyo, ang puhunan natin sa ministeryo, yung puso natin. Pag ang puso natin dumuminan, disqualify na tayo. Kaya sabi niya doon, ni Paul, I discipline myself, just like an athlete, a soldier, and a farmer. Ngayon ang knowledge niya, so that I may not be disqualified. Mga kapatid, gusto niyo tumagal sa ministry? Gusto niyo tumagal sa Panginoon? Ang puso niyo dapat laging malinis ang pagkatao na kailangan kanan sa Panginoon. Okay? At ito pa. Basa ko lang. Basa nga. Nalandi ka naman daw talaga. Paano ko magiging jowa crush ko kung dito siya lalag. Sorry, Max. 2018 na kailangan na kalilis. Nasa FTPM ito eh. So, hindi ko na binura kasi public yan. Ano masasabi nyo dyan? May isa pang karakter ang puso ng tao. Gusto nating minamahal tao. Maaaring joke ito, pero deep inside sa puso ng maraming babae, gusto ko siya. Pero hindi na ako gusto, landingin ko na lang kayo. Ito kasabihin ko sa inyo, only Jesus can satisfy our heart's promise. At ganyan, walang ibang makakasatisfy ng puso nito, maliban sa gumawa niya. Sino yun? Si Jesus. Kaya maraming tao mapaghanap eh. Iba-ibang relasyon, hindi mo natin sila masatisfy eh. May hinahanap tayo lahat, yung fulfillment, na hindi ako iiwan, isang tao lang, sa mundo. Ano sabi nga sa tao, Diyos ko. Ang pagsabi sa'yo, I will never leave you, I will never forsake. Kaya nga, mga singles na mga babae, ito ang admonition ko sa inyo.
lagi narinig sa akin, hindi sumpa ang maging single. Ang singlehood status siya, hindi yan sumpa. May mga tao ang nakakausap, mga babae, lahat silang balak mag-asawa, but they're satisfied. Kasi in heaven, tandaan nyo, wala nang marriage doon. We would be married to the Lamb of God, the King of Kings, the Lord of Lords. Tandaan nyo yan, ha? Yung marriage, basically, paraan lang yan ng Diyos para mas lalo siya mag-glorify. Kasi siya ang binika ng kasal. I'll give an example. Know this story. Samaritan woman, at si Jesus. Just to give you an idea. Di ba si Jesus dumaan sa Samaria, sinutukan sila, iniwan siya ng mga apostol niya kasi pumunta si Jollibee. Lord, hindi mo na kami ng ating lunch. Kasi ano to eh? Lunch time to eh. No? 6 hours. So 6 hours. So 6 hours sa Budyo, right? 6 a.m. kasi simula ng araw nila. So 6 hours, 12 o'clock to. Ano sabi? Nang Panginoon, pwede pang makahingi ng tubig. That is the Jacob's will. Yung ginawa ni Jacob, yung Old Testament, at sabi ng isang nagpahayag sa akin ng ano, ang umilong pa doon, iba yung tubig dyan, matamis, 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 masarap. Pero dahil Hudyo si Jesus, nakilala siya kasi sobrang pangamit niya, at yung Samaritana, mag-aaway kasi yan. Pero ayaw ko focus tayo doon. Gusto ko focus kayo dito. If you read the text, John chapter 4, unti-unti ng pagkilala si Jesus sa babae niya. Unang recognition niya kay Jesus, Hudyo po kayo. Alien. Stranger. Nung nagkasa na si Jesus, as the story goes on, na iba na ang tao sa kanya, Sir, well, Sir. Ha? Sir. Pag may Sir na, yung sabihin nun, Sir, pwede kasi, loko eh. Hindi pwede mabuksak na tayo talaga eh. Then, as the story goes on, iba lang tao sa kanya, Are you a prophet? Kasi nakilala na nila. Kwento. And then, ang pinaka-great revelation sa Samaritano. As if you're the Messiah. At Daniel, from a stranger, to serve, to prophet, to Messiah. Ganun si Lord. Pag may pangangailangan ka, emotionally, i-re-reveal ka sarili niya sa inyo. Kaya ano nangyari niya? Ang sabi niya, nag-stay pa si Lord John, how many days? If I'm not mistaken, 2 days. Kasi pinatawag nito, babaeng ito, ibang friend siya, I have seen the Messiah. Sabi ng Panginoon, For everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Alam niyo, ang basa ko dito, ang laki ng pangangailangan ng babae ito sa relasyon. Di ba sabi ng Panginoon, ganun mo nga dito yung asawa mo? Yun na sinabi niya, bakit niya sabi, kumpleta yata kayo, alam mo, wala akong asawa, at may nakasama ko, ay hindi ko asawa. See the point? Hindi sinabi ni Lord, panandi ka pala eh. Hindi. Hindi sinabi ni Lord. Walang ganon. Gentle review. Kasi alam ni Lord, in context, ano need niya. She needs relationships. Pero sabi niya, yung pangangailangan mo sa relasyon will never be satisfied until you drink from my fountain. Lahat, no? Babae, lalaki, ito ang sabi ko sa iyo. Si Lord, siya lang ang makakompleto sa inyo. Kahit may boyfriend o girlfriend kayo, kahit may asawa ko ngayon, I tell you, pag wala si Lord dyan, laging kulang. Kaya sabi ni Prophet Jeremiah, My people have committed 2 sins. Number 1, they have forsaken me. Number 2, they dug their own cisterns. Ano yung cisterns? Balon. Broken cisterns that cannot hold water. Maraming tao ganito. Ayaw nila kay Lord. Lord, ako bahala sa love life. Ayaw nila na lagi silang pinokorek. I will do it my way. Ano nangyayari? Sisira buhay. At ito pa. Yung kanilang kaligayahan, gusto nila silang magtakta. Gusto ka ng tubig? Ah! Madali na lang magbuhay ng balo.
Pero problema ito, yung value na inukay nila, hindi magbibigay ng buhay. At sa mga tao. Itigayan nyo? Ang kataan, only Jesus can satisfy the longings of your hearts. At kung sabihin sa inyo niya, hindi na karanasan ko, karanasan ng mga pinayuhan ko na sumulit ko sa prinsipyo. Maraming mga heartbroken, pero nga, I mean, ito ang problema kay Pastor Ronald. Pag-asos mag-ninom sa kasal. Lahat ng inong online counseling ko, nagpaparinig sa akin, Pasko, salam. Pag kinasala, alam nyo na. Kung lahat ng pinayuhan ko, nagninginom ako, I tell you, nakilala akong Pasko, si Pastor Ronald, pinakalod. Ang kanyang, ano na, inaanak sa kasal, mga 170 plus na. Sabi ko, Kuya Kaloy, tumanda kayo, pabahan na kayo. If ever ako susunod sa inyo. Pero, sabi ko na lang, no, I can be your advisor. Huwag na yung minimum. Okay lang. Kasi, I mean, isa na lang ang prinsipyo ko eh. Ang dami mong problema sa love life mo, isa lang ang prinsipyo. I-subject mo yan sa Lordship ng Panginoon. Amen? Jeremiah 12:17-5. This is what the Lord says. Basa. Jeremiah chapter 17, verse 5. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from God. Ano sa Tagalog yung cursed? Sumpain. Ang taong nagtitiwala sa tao. Ano nyo sa ating mga relasyon? Minsan, mas mahal natin boyfriend, girlfriend natin, asawa natin kaysa kayo. Why? Because you would be cursed. At sabi dito, whose heart turns away from God. Atak sa akin ng verse na yan kasi dapat. Kasi nung mga panahon na ako'y nabawala sa Panginoon, nagtampo ako. Kasi nung ako'y bigil prisa, meron akong gusto mangyari. Hindi na sasabihin ko. So, at yung Lord, ganyan pala kayo. Tapos yung libro binigay sa akin ni nanay, na Christian book, pinundit ko yun. Nagtampo na pala ako. So, paay pala. Ano nangyari sa akin? Na-first ako. Kung sumakay ako ng jeep, natapawan ako. Ang sinabi ko, Lord, sorry. Di imagine mo, that day itself, nanakawan ko. Kasi alam nyo, kaya sabi ko nga sa inyo, si Lord nagpaparusa, nagdidisiplina, para makorek tayo. Magpakorek tayo. Kaya sa mga hindi mag-move on at dead-on, sometimes, holding on does more damage than letting go, let go, and let go. May mga relasyon ba kayo na hindi dapat? Let go. Let go. Tama kayo, Rama? Amen? Amen. May mga relasyon na hindi dapat pinangahawakan. Lalo kayo nasasaktan, di ba? Mahirap makipagtago for kay Lord. Ako magsasabi sa inyo, 1,000,000% talo kayo. So, ano ngayon ang gagawin natin? This will be the last section. Tignan nyo na, palitan natin ang number one, our heart involves our entire being, emotion, intellect, and will. The sinful heart and the sinful heart are unregenerated. And then, we must, third point, okay, yung sinasabi natin will reveal the condition of our heart. The next, don't follow your heart, live it. Next, huwag lagi nagkakasala, titigas ang puso, at kung may longings tayo, dapat kay Lord ang longings tayo. So ito ngayon, anong practical aspect nito? So alamin na lang ito. Paano ninyo makakayos ang puso nyo? Number one, love God with your whole heart. Whole. Again ha, heart, yung pagkatao nyo. Lahat ng sa inyo, ibibigay nyo kay Lord. Hindi pwedeng 99.999999. Kung kaya ng 150%, ibigay. Sabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. At ito, maintain the purity and integrity of God. Marami sa atin, hindi na binabantayan yung kalinisan ng puso. Ang purity, kalinisan. Walang kasalanan.
Ang integrity, magiging consistent, buo. Kung sino kayo, pag hindi kayo nakikita ng tao, oh sorry, kung sino kayo pag nakikita kayo ng tao, ganun din kayo kapag hindi kayo nakikita ng tao. Hindi po pwede yung hypocrite. Sabi mo, hypocrite. Yung nagpapalit-palit ng mask. Kasi sa Greek culture, ang hypocrite ay yung papalit-palit ng mukha. Kasi sila yung mga theater actor. Hypocrite is an actor. Pagkaharap ko sa Erica, okay. Hello, anong sa'yo? Pagkaharap ko nanay, ano ko ba? Anong sa'yo ah? So ano nangyari? Nagbago. Basahin natin. Basa. Psalm chapter 24 verses 8-4. Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Who may ascend the hill of the Lord? The hill of the Lord is Jerusalem. Context. Sino pwedeng sumamba sa Jerusalem? Those who have clean hands. Sabi ng clean hands, yung gawa maayos. And those who have your heart. Ang kataan, sabi ko lagi na, magtatayo kayo sa harap, repent, confess. Alam niyo, matagal na kami din, Ate Gigi, sa youth ministry, pati sa music ministry. Alam namin, kapag may sabi siya mo, instrumentalist, nararamdaman namin yung spirit. Problema nga, no? Ako, lagi ko sinasabi ito. Matagal ko may problema tumutukot, kapipig talaga ako ng gitara. Straight. Yun ang paraan ng Diyos sa akin para sabihin sa akin, umayos ka. Lagi yan. Sabi niyo ba sa inyo yan? Pag ako tumatayo sa harap at napipigtasan, hindi naman laging kasalanan. Yung may kabigatan, may negative emotions. Kasi iba hawag ko pag ako meron dinadamdam. Kulang na lang, lamuning ko yung string. Eh. Kasi pag kayo in spirit, si Lord ang susundan niya. Pag kayo may kasalanan, may kabigatan, may problema, ang nakapokus kayo ngayon saan? Sa problema, sa kasalanan. Hindi kayo magpag-flow. Psalm 78:7-2 example, si David. Ang sabi na, David shepherded them with everything with skillful hands to them. Sino si David? Siya yung man after God's honor. Sa niya, Acts 13:22. Ibig sabihin ng months after God's honor. Man after God's honor. Basa. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him. I have found David son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Paano kayo magiging man after God's own heart? Ito, isa ba? Kung anong sasabihin ni Lord, susundin niyo. Pag sinabi ni Lord, bitawan mo yan. Bitawan. Pag sinabi ni Lord, punta nga mo ito, pupunta ka. Pag sinabi ni Lord, magbayad ka ng utang, magbabayad ka ng utang. Pag sinabi ni Lord, huwag ka na mangutang, hindi ka na mangutang. Pag sinabi ni Lord, maghugas ka ng pinggan. Amen! Amen! Ano, isa sa malapit na topic sa akin ito, kasi bakit? Kasi ito yung pangako kay Lord, at saka commitment ko, Lord. A love struck movement will always attack the heart. O ako mismo na vision keeper at nagsimula na lang sa movement, wala na, tapos na lang sa movement. At generation 360, tapos na lang. You want God to choose you as the man or woman after His heart? You must be obedient. Sa magsisimula yan, kung ang Diyos nga, at kung magulang naman, hindi niya masunod, eh, Diyos pa. Sa magsisimula, sa bahay, sa church. Sumusunod pa kayo sa small group leader niya. Tandaan nyo ha, di ba sabi ni John, kung yung Diyos nga na hindi mo nakikita, sasabihin mo, mamahalin mo. Eh kung nga nakikita mo, di mo kayang mahalin. Kung ano, at ito, I have a steadfast and fruitful heart. Ano yung steadfast? Ang steadfast, no retreat, no surrender. Matatag, subok na matibay, subok na matatag. Banko Pilipino. Wala na ngayon yun. Hindi siya matatag. Isa na matatag si Lord na. Ang puso na kailangan natin bantayan, ha? Yung Lord, gawin mong steadfast ang puso ko kahit may pagsubok, kahit may problema, diretso.
and truthful. Ayaw mo ng kasalanan. Psalm 112, basa. You will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is secure. He will have no fear, and in the end, he will look in triumph of his foes. Ano karakter ng steadfast na puso? Hindi matatakot kahit may bad news. Hindi matatakot kahit may kaaway. Sa ating mga Kristiyano, kung matalag kayo sa Panginoon, minsan nangihinawa tayo. Ang tunay na steadfast sa Panginoon, kahit may pangsubok sa bahay, smile lang. Smile lang. Kasi ba't saan nagagaling yung attitude na yan? Nagagaling yung attitude na yan kasi bakit? Nakikita niyo yung mga meme, no? Ako po, diyo yung ako. Tapos yung problema niya, yakap niyo. O ako, ako just niya. Mas malaki si Lord sa lahat ng problema natin. And I also posted this. Sometimes, the pain will not go away. You have to go through it. You have to grow with it. Kasi may purpose ito. Tandaan niya, ha? Hindi lahat ng pagsubok nawawala bigla-bigla. Nilalagay tayo ni Lord sa pagsubok kasi katulad ng ginawa niya sa mga Israelita, pinadaan niya sa ilang kasi pinupurify na pupunta ng promise lang. Kailangan gawin ni Lord yun. Bakit? Kasi sa promise lang ang tawag sa kanya, holy land. And holy land will be reserved for holy people. You cannot reach your promise land. You cannot reach your holy land if you are not holy. At paraan ng papupurify sa atin, kailangan dumati sa pagsubok. Kaya sabi ko, di ba, the first meeting natin for the year, marami sa atin, dadaan sa pagsubok. Natandaan nyo, may pangako si Lord, kahit nasa pagsubok, kasamaan kayo nyo. Just be pure, just be holy. Alright? Psalm 15, 1 to 3. Basa. Lord, who may dwell in your sanctuary? Who may live on your holy hill? He whose walk is blameless and who does what is righteous, who speaks the truth from his heart and has no slander on his tongue, who does his neighbor no wrong and casts no slur on his fellow. Adanya, we want our heart na hindi natisyari. Hindi chismoso, hindi chismoso. Kaya patayin yung puso nyo, ha? Patayin yung bungangan. Hindi kayo pwede magsalita na hindi nyo alam. You must know the facts first bago kayo magsalita. O babae, usually, kung problema na kayo babae, makuwento ka sa babae. Babantayin nyo, ha? Alito, maintain humble. Ano yung una? All your heart. Next. Purity of your heart, steadfast and truthful, and then humble. Sa mong humble heart, hindi nagmamalaki. Psalm 51:17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Ano sabihin nito? A broken heart is a heart na nagbukas ka bukas kayo. At pag broken, wala ka nang malabaw, pasak ka. Ano yung gusto ni Lord yun? Yung tipo na ano, sinasabi mo sa kanya, Lord, wala akong magagawa, pasag na ako. Hindi naman kayang pumuunin. Lahat ng mga broken pieces, pag binigay mo kay Lord, siya magpupuunin. Basta winning kang ibigay. Hindi pa broken na, ayaw pa ibigay kay Lord. Kaya sabi ko, ito ha, kung meron kayong mga kaibigan broken, hindi ko rin masabi, ibigay mo kay Lord. Pag sinabi ibigay kay Lord, huwag mo nang paandarin. Huwag ka nang mag-isip kung paano maayusin mo. Sabi mo na kay Lord, hindi ko na kaya. Broken na. Kung may issue kayo sa kahinaan ninyo, Lord, hindi ko kaya. Itong kahinaan na ito napapabaksak sa akin. So, ibigay mo kay Lord. Okay, another story I could give you is this. May patakatoon sa buhay namin mag-asawa na problema kami ng Gigi. I was so broken then. Mayroong kahinaan sa pinonay na pinagtapat ko kay Ate Yuri. And then, nung mag-pray mo, Lord, di ko kaya ito kasi make or break sa relasyon namin ko. When I pray that prayer, instantly, nawala yung mga desire na hindi marami. So, ang punto kasi yung sabi ko, hindi ko sasabihin sa inyo ito, hindi ko naranasan. Broken, contrite. Hindi tayo magkulawa ako, magkulawa ako, okay. Okay, see the point? Then Joel chapter 2,
sa prayer nangyayari yan. With fasting, with weeping, with mourning. When we pray, God wants us to be broken before Him. Alam nyo, external expression ng brokenness, pinagdadamit ka na sa ako at naglalagay ng abo sa ulo. Hindi ka po pwede masabi, bro, ayun Lord, meron ako abo sa ulo. No. Kasi, ang tao by nature, kailangan may gawin kayo para mas ma-highlight, ma-dramatize yung dapat na gusto ni Lord sa iyo. Iba meron kayo mga practice, di ba? Mga play. Ano mas effective? Natuturo lang, pinakwento lang yung Florante at Laura? O yung nakikita nyo paano itali si Florante? Tapos kung buhay nila, nagkukwentuhan lang sila. Ayaw kalagan talaga. Kwento ka ba? Sige. Di ba mas maganda makakita yan? Kasi ganun din ang prayer. We have external action so that ma-reinforce yung mensahe. Okay? Bakit sumasagot si Lord sa ating prayer? Not because we fast. But because we're broken. Ang fasting ay paraan ng Diyos para maging broken tayo. Kasi pinapatay ng fasting ang stubborn na katawan. Ano mo gusto ng katawan? Gusto mo, ML? Gusto ko, ano ba? Ati Princess, ano gusto mo sa mga tao? Gusto ko mga Facebook. Kaya sabi nga ni Cardinal Tagli ng Catholic Church, ngayon lente, log out kayo sa Facebook, log in kayo sa Bible. Kahit man lang mahal na araw, gawin mo. Pero of course, hindi ginagawa ko yung mahal na araw lang yun. Take note of this. Sumasagot si Lord sa mga broken na tao. 7 Chronicles chapter 7 verse 40 sabi ko, if my people who are called by my name shall humble themselves, repent, seek my face, and turn from their wicked ways, and I will hear from them. Ano yun? At ito pinakaulo. Only Jesus can restore our sinful and broken hearts. Mga kapatid, huwag nyo na pang kayong baguhin ang sarili. Hindi na kayo. Don't attempt. Si Lord lang talaga makakabago. Psalm 51:10 of God, sabi niya, basahin natin sabay-sabay. Ito sabi ni David, after niya makumit ang adultery kay Bathsheba. Read. You create iniquity of your heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or remove your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me your Holy Spirit to sustain me. Gitara, okay, mamaya. Create in me a pure heart. Kasi sabi ni David dyan, Lord, mga pala, hindi ko kayang lumuha. Hindi ko kayang magkaroon ng pusong dalisa. Parang sabi ni Lord dyan, renew a steadfast spirit with it. So, ano siya sabi ni Lord? Okay. So, ano siya sabi ni Panginoon dito? Kailangan natin magbantay. Kailangan natin mag-design ng pusong madali sa iyo sa Panginoon. Then sabi ng Panginoon, no, through Prophet, Apostle Paul, Romans 10, that it will be confessed with your mouth, Jesus is Lord, and believe, sandaw, in your heart, that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and justify, and it is with your mouth that you confess, and you are saved. Okay, palapalan natin ng Panginoon. All right.